Ayan, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Ang topic po natin sa gabing ito ay malaking pagkakaiba. Ayan. So pag-usapan po natin yung justification and sanctification, no? Sige, manalangin po muna tayo. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa pagkakataon na muli ay makapag-aral kami ng iyong banal na salita. Inaasahan po namin, inaanyayahan po namin ng iyong banal na Espiritu upang kami ipangunahan. Hayaan mo, Lord, na maging matagumpay yung aming pag-aral sa gabi nito at buksan mo nga po yung aming puso at isipan sa nais mong ipabatid sa aming lahat. Pinupuri ka po namin, sa iyo po ang parangal, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan. So magandang gabi pong muli sa ating lahat. So pakibuksan po ang inyong mga Bible sa Romans 8:1. Sabi niya nun sa Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." O, sino yung mga nakikristo na dito? Amen? Ito po yung sabi ni Pablo, no? Kasi ang kausap niya rito, mga taga-Roma. So, sabi niya ganyan, sa Romans 6:1 and 2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin na kagandahan doon ng Diyos? Anong sagot ni Pablo? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Yan. So, ano man layunin ng Panginoon? Ang layunin ng Diyos ng mapako si Kristo ay para maligtas at makalaya tayo. Para ituring tayo matuwid sa harapan niya. So, ibig sabihin, justification, ang meaning niya ay pagiging matuwid or gawing matuwid. At yung justification na yun, one time lang yun. Noong oras na ikaw kapatid ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos, nagsisi ka sa kasalanan mo at sumampalataya ka kay Kristo, pinatawad na tayo at itinuring na matuwid, justified ka na. Amen? Justified ka na. So, past event na. Amen? Nananatili pa rin present reality and forever reality. Sigurado yan. Amen? Ang hato ng Diyos sa atin, ano yun? Yung parang martilyo, pag pinukpok, not guilty. Amen? Righteous in Christ. Absuelto ka na. Glory to God. So, yung assurance na yun na meron tayo ay dapat nagbubunga ng malaking pagbabago sa klase ng pamumuhay mo. Sa klase ng pamumuhay natin. Bakit? Walang justified Christian na hindi being sanctified Christian. Ano naman yan, Sister Sid? Ba't merong sanctified kanina? Ngayon naman, merong justified tapos may sanctified. Opo, kasi ang pinag-uusapan natin, justification and sanctification. Kasi yan ang layunin ng Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. So, sabi sa verse 3 ng Romans 8:3, pakibuksan nyo, sabi doon, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Pansin niyo po yun, ha? Sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanan umaalipin sa tao. O ano yung batayan naman ng verse 3? Sabi sa verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, liwanagin natin yun, ha? Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin, sa iyo, na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, wag po kayong makukonfuse sa salitang hilig ng laman, ha? Kasi yung hiling ng laman, hindi nangangahulugan na yung mga nasa sa isip nyo ngayong oras na to, kundi yung gawaing makasalanan pa rin, yung kaisipang makasalanan pa rin, yung pananaw sa kasalanan pa rin. Okay? So, ano daw ang layunin ng Diyos sa ginawa niya? Sa papadala niya sa kanyang bugtong na anak? Sabi sa verse 4, di ba? In order that the righteous requirement of the law
might be fulfilled in us, in righteous requirement of the law. Ano po ba yung righteous requirement of the law? Sige, basahin niyo po sa Matthew 22:37. Sabi dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So yun po yun, ano? Yung sinasabing righteous requirement of the law. And the second is like it, sa 22:39 ng Matthew, love your neighbor as yourself. So nagawa mo na ba yun? Nagawa na ba natin yun? Alam nyo ba kung sino ang gumawa nun? Si Kristo ang gumawa nun. Si Kristo ang tumupad nun. Sabi niya, di ba? Sa Matthew 5:17, sige, pakibuksan nyo po, I came to fulfill the law. Sabi ni Kristo. Sabi niya ganyan, ano? Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Sabi niya, I have not come to abolish them, but to fulfill them. So, si Jesus lang talaga nakagawa nun. Amen? Pero, parang tayo tumupad, no? Di ba? Parang tayo. Kasi nga, ginawa na tayo matuwid. At yun yung punto ni Apostol Pablo sa verse 1 to 3. Yung justification natin kasama sa benefits ng ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo. Para sa atin. Di ba? Kaya nga sabi niya, might be fulfilled in us. Hindi lang for us, kundi in us. Ibig sabihin, yung perfect righteousness ni Kristo na ibinihin sa atin, unti-unti, araw-araw, every day, isinasakatuparan sa buhay natin at ginagawa tayong matuwid na tulad ni Kristo. Yun yung sinasabi natin na sanctification. Progressive yon every day. Hindi ibig sabihin, tumanggap ka na, tinanggap ko na si Kristo eh. Okay na ako, hintayin ko na lang na mamatay ako. Hindi po ganon. Kapag ka ikaw ay justified na, pinaging matuwid ka na ni Kristo, may katwiran ka na, lalakad ka araw-araw na may kabanalan, pero hindi sinabi na, kasi minsan yung iba masyadong mabigat yung dating sa kanila na, pwede ba tayo maging banal? Sino ba ang Diyos natin? Sino ba yung nandiyan sa kaloob-looban mo? Di ba si Kristo? So dapat, lumalakad tayo bilang katulad ni Kristo na isang banal. Hindi tayo perfecto, pero makikita sa atin si Kristo. Amen? Oh, naasahan ko na nakukuha niya. Ang tawag nga doon, sanctification. Kasi ang gusto ni Apostol Pablo, na hindi lang tayo maituring na matuwid sa harap ng Diyos. Justified. Kundi bigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay ng matuwid, sanctified. So tandaan nyo, justified, sanctified, magkaiba yon. Pero hindi pwedeng pag-iwalay nyo, na? So pansinin po natin sa Jeremiah 31:33-34. Pakibuksan nyo po or pakilistan nyo sa inyong mga notes. Sabi ganyan, I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Sa verse 34 yon. So yon, sanctification yon. Sa verse 33, nahuli pa, no? Sabi ganyan, I will put my law within them and I will write them it on their hearts. Sanctification yun. Nakuha nyo po? Glory to God. Hallelujah. Nilinaw ito ni Pablo sa verse 4 kung sino yung us. Sino ba yung us? Si Pablo kasama yung mga Christians sa Rome. Kasi ito, nagsasalita si Apostol Pablo dito sa mga taga-Roma. At tayong lahat ng mga Kristiyano sa buong universe, sa buong mundo. Pansinin nyo to, who walk not according to the flesh, but according to the spirit. Lumalakad ng nasa espiritu. Yung flesh pertaining sa makasalanang pagkatao. Fallen human nature, yung naturalesa natin, na minana natin. Diba? Alam nyo po yung istorya na yun. At yung spirit na dapat ay nasa atin. So, tingnan natin. Alam natin yung kasabihan, di ba, na yung pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Sa tao yon. Katulad ng mag-asawa, hindi sila dapat paghiwalayin. Pero sa kapanahon na kasi natin ngayon, hindi natin alam kung anong mga rason, ano, kung anong mga reason. Ngayon naman ito, ang pinaghiwalay ng Diyos ay hindi na dapat pagsamahin ng tao. So ano yun? Yun yung flesh and the spirit.
Kung nakay Kristo ka na, wala ka ng flesh. Meron na sa flesh ka pa. Siyempre, gumagalaw ka pa, buhay ka pa. Pero ibig sabihin, kasalanan ay unti-unti ka na nagpapabago. Kaya nga sabi dyan, yung pinaghiwalay ng Diyos, hindi dapat pagsamahin ng tao. Nung tumanggap ka kay Kristo, nahiwalay na sa iyo yung flesh. Ang nasa iyo na, spirit. So, dapat huwag mong pagsasamahin yun. Kasi hindi pwede sila magsama. Magkagalit sila. Magkaaway sila. So, tingnan natin. Ano ba yung flesh and spirit? Yung dalawang grupo ng taong binabanggit dito ni Paul, sa walking according to the flesh and walking according to the spirit, dalawang uri ba ng Kristiyano? Sabi ng iba, dalawang uri ng Kristiyano. Yung isa daw carnal Christian, yung isa daw ay spiritual Christian. Pero it is crystal clear na ang isa ay hindi Kristiyano. Pansinin po ninyo ha, yung isa hindi Kristiyano. Pag sinabi in the flesh, hindi ka Kristiyano. At ang isa naman, totoong Kristiyano if you are in the spirit. Sabi sa verse 4 ulit, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Meaning, Kristiyano. So, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, make sure na ikaw ay talagang Kristiyano. Siguraduhin natin na Kristiyano tayo. Amen? Sabi sa verse 5, Romans 8 po tayo. Ha? Romans 8:5, sundan niyo po ako, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman o yung non-Christian ay walang pinapahalaga kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ibig sabihin nun, huwag kayong magkakamali, huwag kayong mako-confuse. Ibig sabihin doon yung mindset. Magkaibang mindset sa buhay. Magkaibang kaisipan na. Kasi nung tumanggap ka na kay Kristo, iba na, diba? Pansinin mo yung sarili mo. Iba na eh. Iba na, lalo na pag talagang totoong Kristiyano ka, iba na yung mindset mo. Ang mindset mo nasa pagmamahal sa kapwa mo, nasa malasakit mo, nasa pagmamahal mo kay Kristo, malasakit mo sa gawain, sa ministry, and everything about spiritual mindset. Okay? Ano ba yung magkaibang mindset? Eto, yung isa, para masunod yung makasalanang pagnanasa. Diba? Halimbawa, nung tumanggap ka kay Kristo, alam mo, inggitera ka. Ngayon, hindi ka na inggitera. Diba? Nung wala ka pa kay Kristo, chismosa ka ngayon, maaaring nababawas-bawasan or hindi na talaga. Diba? Or kung nung hindi ka pa Kristiyano, bengadora ka ngayon, hindi na. Ibig sabihin, lahat ng meron ka noong wala ka pa kay Kristo, araw-araw tinatanggal sa'yo. Kasi nga, may sanctification na nagaganap. Yung isa naman, una yun ha, yung pangalawa, yung isa ay para masunod nung hangarin ng Espiritu, Christian yun. Pero sabi niya, bakit naman ito tinapit ni Sister Sid, parang masyadong maano, mabigat ba? Hindi po, kasi dapat nakikita natin kung nasan talaga tayo. So, ang pagsunod sa hilig ng laman, naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen? So, pinag-uusapan natin, non-Christian tsaka Christian, ha? Pero kung may nakikinig sa inyo na non-Christian, huwag po kayo ma-offend kasi ito po ay isang pagbubukas ng ating kaisipan at puso. So, eto, meron lang dalawang klase ng tao sa mundo. Una, in the flesh. Pangalawa, in the spirit. Pangatlo, non-Christian. Pangapat ay Christian. So, saan ka kabilang? Saan ka kabilang? Pinakamahalagang tanong na dapat natin sagutin ngayon. Amen? O, syempre, pagka Kristiyano ka na, may struggle ka pa rin. May mga sufferings ka pa rin. May worries ka pa rin, may pag-aalala ka pa rin, di ba? Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8, may assurance ka. May kasiguruhan ka kung na kay Kristo ka. Amen? So ngayon, saan ka nakabilang? Pumikit ka nga sandali, tanongin mo yung sarili mo. Saan ka ba talaga nakabilang? Kasi kailangan, or kung may salamin ka dyan sa harap mo, tumingin ka. Kausapin mo si Lord. Na, ano ba ako talaga? Nasaan ba ako, Lord? Kristiyano na nga ba ako?
at alamin mo sa sarili mo kung ano ba mga ginagawa mo ngayon. Amen? Siguro may magsasabi sa inyo. So, Sister Sid, pagka na-share, parang kailangan lagi kang perfecto. Hindi po. Lahat po tayo ay dumadaan sa struggle sa ganyan. Ako, patuloy ako nagpapasanctify sa Lord kasi kung sarili ko, wala akong magagawa. Kailangan po talaga natin ang banal ng Espiritu Santo, di ba? So, saan ka kabilang? Kung ikaw ay Kristiyano, if we are a Christian, no matter where we are in our spiritual maturity, may kasiguruhan ka. May kasiguruhan tayo. Maniwala ka o hindi, kahit Kristiyano na tayo, ay may mga oras na namumuhay pa rin tayo eh. Na parang di tayo Kristiyano, di ba? Minsan sakim pa rin tayo, sinungaling tayo. May mga nagagawa tayong ganyan, believe it or not. Amen? Kasi ganun nga talaga, dahil nga, nasa flesh pa tayo, pero wag natin laging gagawin excuse. Eh kasi nasa laman pa ako eh. Eh kasi carnal Christian pa ako. Hindi, walang carnal Christian. Ito pa ang gusto kong liwanagin. Pag Kristiyano ka na, that's it. Period. Kristiyano ka. Walang carnal. Carnal mind, carnally minded meron. Maari carnally minded ka pa, pero hindi ka carnal Christian. Pag Kristiyano ka, tumanggap ka kay Kristo, Christian ka. Ngayon, kung di pa talaga, makipag-usap ka kay Lord, baka mayroon kayong dapat ayusin. Amen? So, may labanan, di ba? May labanan. Flesh versus spirit. Saan? Dito sa puso natin. Nandito yung labanan. Kaya sabi ni Pablo sa Galatians 5:16-24, mahaba po, kaya hindi ko na isa-isayin. Ilista nyo po. Di ba, may mga areas pa ng puso natin na hindi pa nakikita yung fruit of the Holy Spirit. Alam niyo yung siyam na yun, di ba? Kaya anong dapat natin gawin? Dapat kumilos tayo. Dapat mag-decide na tayo. Ano yung di-decide natin? Not to live according to the flesh, but to put sin to death. Ulitin ko po, but to put sin to death. Sabi sa Romans 8:23, sa Romans 8:12 and 13, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman sapagkat mamamatay tayo. Dito po kasi sa translation na to, mamamatay. Pero sa ibang translation, patay talaga. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ano bang sabi? Sino daw ang papatay? Sino daw ang papatay dun sa kasalanan? Ha? Pag kayo papatay na kung sino, ha? Ang sabi, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu, diba? If you put sin by the power of the Holy Spirit, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ibig sabihin mabubuhay kayo, patuloy. Patuloy tayo mabubuhay hanggang makarating tayo dun sa dulo. Diba? Sa finish line. So sabi sa verse 4:11, wala naman talagang inuutos doon na huwag natin gawin. Diba? Pero lahat ito nagpapakita ng realidad ng buhay natin kay Kristo na sinimulan niya sa verse 1. Sinimulan ni Apostol Pablo, ha? Ang pinag-usapan natin dito. Kasi po ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. So tandaan niyo po yan. Diba? Maliwanag doon. So ano yung number 1? Sa verse 1 sabi, no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, kung na kay Kristo ka, wala ka ng condemnation, wala ka ng kahatulan. Amen? Sa number 2, yung kalayaan natin is in Christ Jesus. Pansinin niyo na, is in Christ Jesus. Sa verse 9, tayo ay in the Spirit. Sa verse 10, pinapaalala ni Apostol Pablo that Christ, si Kristo ay nasa sayo, is in you. Sa verse 11, the Spirit dwells in you. His Spirit who dwells in you. Napansin niyo po yon? Ang kulit ni Apostol Pablo, no? Nuulit-ulit sa atin yung in you. Para maunawaan natin ang Holy Spirit dapat nandito.
sa atin, sa puso natin, sa kaloob-looban natin. Amen. So, malaking pagkakaiba, di ba? Oh, sabi sa verse 5, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Diba? Oh, huwag na natin tagalugin. Alam nyo na po yun. Diba? Eh, pero pwede natin ulitin na ang mga namumuhay ayon sa makasalanang pagkatao ay naghahangad ng mga bagay na may kinalaman sa makasalanang pagkatao. Pagkatao, alam po natin kung ano-ano yun. Kahit na parang ang babaw lang, pero pag alam mo, kapatid, na bilang Kristiyano, hindi mo na dapat ginagawa yung mga bagay, lalo sa kapatid mo sa pananampalataya, iwas po tayo. Alisin na po natin. Sabi nga, yung tukso, hindi natin pwede sabihin na, tukso, layuan mo ko. Ikaw ang tatakbo, palayo sa tukso. Ikaw ang tatakbo, palayo sa kasalanan. Sa number two, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay naghahangad ng mga bagay na may kinalaman sa Espiritu. So, bakit daw iba ang buhay ng mga non-Christians? Kasi ito yon. Yung mga non-Christians, they set their minds on the things of the flesh. Yung mga Kristiyano, on the things of the Spirit. So, inuulit natin, ano? Makulit din ako eh. Kasi para maintindihan natin. So, but in fairness, ha? Yung mga hindi pa Kristiyano, hindi naman palagi nag-iisip na masama eh. Diba? Oh, minsan nga, yung mga Kristiyano na, katulad natin, mas madalas pa tayo mag-isip na masama. Mas maraming hindi Kristiyano, mabait. Marami rin Kristiyano, hindi naman ganun kabait. Oh, maraming hindi Kristiyano, natatakot magsinungaling. Maraming Kristiyano, sinungaling. Pa rin. Diba? Oh, yung katotohanan yan. Diba, katotohanan yan. Pero ang Kristiyano kasi ito, pansinin niyo po ha, para alam niyo kung talagang Kristiyano na tayo. Kung ano ang layunin ng Diyos, yun ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yan ang panibagong buhay, or yan ang bagong buhay ng isang Kristiyano na. Diba sabi sa Colossians 3:1-3, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na makalangit or sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Diba? Na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, o diba maliwanag, namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kung bubuklatin niyo yung Galatians 2:20, diba? O, sabi niya doon, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. O, magkasunong at nakalagayan, diba? Magkaiba eh. Magkaiba. Kaya kapatid, kung wala ka pa kay Kristo, maaring masaya ka, maaring okay ka, maaring mayaman ka, maraming maganda sa buhay mo, pero eto, maya-maya. So, ang sabi, ang pagsunod sa ilig ng laman, hinagahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mayroong paalala eh. For those who are outside of Christ. Pansinin po natin, ha? Mayroong paalala for those who are outside of Christ. Ibig sabihin, non-Christian pa, hindi pa Kristiyano. So, ano yung kasiguraduhan na yon? Ano yung kasiguraduhan para sa atin naman na kay Kristo na? Ha? Okay. Salvation at eternal life ang pangako ng Diyos. Naniniwala tayo doon. Sabi sa verse 6, Romans 8 po to ha. Romans 8 verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So, sa sinabi ni Pablo, wala nakaligay na resulting. Resulting in death at resulting in life and peace. Kundi ang sabi niya, for to set the mind on the flesh is death. Kamatayan na kaagad. But to set the mind on the spirit is life and peace. O, yun ang talagang realidad sa kapanahunan. Amen? Diba, iba na. Hindi tulad ng mga non-Christians. Hindi natin kinokondena or hindi natin ginajudge o hindi natin minamaliit ang mga hindi pa Kristiyano, kundi gusto natin silang tulungan.
At gusto rin natin tulungan ang mga sarili natin, Kristiyano na nga ba talaga tayo? Baka naman mamaya, Kristiyano tayo tapos hindi pa pala. Hindi ko mo tinanggap na natin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, Kristiyano ka na. Dapat yung pagiging Kristiyano mo, nilalakaran mo. Yung pagiging Kristiyano mo, tinataluntun mo yung landas ni Kristo. Amen, di ba sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by through me. So, kailangan lagi nating alam yun. John 14:6, di ba? Okay. Yan, iba na tayo. Hindi na tulad ng mga non-Christians. Kasi para sa mga non-Christians pa, kamatayan. Di ba sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death? Kaya yung ano magkasama yung sin and death eh? Kasi all for the wages of sin and death. Diba? Hindi lang physical death. Ay, lahat naman tayo mamamatay. Diba? Maari ngayon, okay tayo, buhay tayo. Hindi tayo tinamaan ng mga ibang sakit. Pero eventually, mangyayari yun sa atin kung yun yung nakalaan. Diba? And eventually, mamamatay tayong lahat. Walang immortal sa atin. Ang Diyos lang ang, walang, paano ba yun? Walang immortal sa atin, kundi ang Diyos lang. Tayo lahat, mortal. Tama ba yun? O kung baliktad yung sinabi ko, itama nyo ha. Glory to God. So, sabi sa 1 Thessalonians 1:10, di ba? Hindi lang physical death, hindi lang impyerno na patutungan ng mga namatay na wala kay Kristo, at hindi lang yung wrath to come. Di ba? Sabi, at maghintay, 1 Thessalonians 1:10 ha, at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit, ito'y si Jesus, o yung nagmula sa langit at magmumula sa langit, si Jesus po ah, si Jesus na muli niyang binuhay, na siya rin nagliligtas sa atin sa darating na puhot ng Diyos. Kaya natin tinanggap si Kristo, kaya tayo merong Kristo sa puso, kaya dapat hindi natin, hindi natin nilalaro-laro lang. Kailangan pangatawanan natin, pamuhayin natin, kasi merong wrath to come, merong puhot na darating, di ba? O sabi sa Romans 2:8, ngunit matinding galit at puhot ang sasapiti ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, di ba? Sa 2 Thessalonians 1:9-10, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Sa 10, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili. Oh, sana kabilang tayo doon, ha? God willing. At ang parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya, kabilang kayo roon, sabi ni Apostol Pablo, no? Sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Sinasabi ito ni Apostol Pablo para malimi natin, matingnan natin sa sarili na, ma-check natin yung mga sarili natin at doon sa mga taga-Roma na kinakausap niya. Amen? Na kung kayo nga ay nakay Kristo at nakikinig kayo ng maganda balita at ipinamumuhay natin, yun, magkakaroon tayo ng parangal kasi mga pinili tayo. Diba? So, hindi lang yung second death, hindi lang yung lake of fire na pagtatapunan ng sino mang hindi nakalista sa talaan ng buhay. Diba? So, ngayon pa lang, sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, nananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Diba? Dapat alam natin, ibig sabihin, spiritually dead. So, kung ikaw ay nakay Kristo na, make sure na hindi ka spiritually dead. Diba? Hindi yung konting, alam ko, kalilindo lang dyan, ano? Konting lindol eh. Mas marami kang inuna kesa yung lumapit kay Kristo or yung kesa manalangin or yung papayapain ibang tao. Wala po tayong magagawa kahit sabi ko nga nung minsan, kahit na mag-iiyak tayo na mag-iiyak, magsisigaw na magsisigaw, sisihin ang ibang tao or sisihin ang kung sino man ang dapat sisihin, hindi po ganun. Ang Kristiyano po dapat spiritually alive tayo.
sa panahon ng mga trahedya, sa panahon ng mga minararanasan tayo, dapat nakikita kung anong klaseng Kristiyano tayo. So, ang sabing ganun sa Ephesians 2:1, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Pero ngayon, sinusunod nyo na yung mga kautusan ni Kristo, nasa banal na kasulatan, nasa mabuting balita. So, tingnan natin. Kaya nga, ito po ah, kaya nga kung wala ka pa kay Kristo. Kung may nakikinig dito na hindi pa Kristiyano, or wala pang pagkakilala, or hindi pa tumanggap, at kung mayroon namang sa inyo na akala nyo Kristiyano na kayo, pero hindi pa pala ito. Kung wala ka pa kay Kristo, humihinga ka, number one. Number two, malusog ka. Number three, mayaman ka. Number four, kinikilala ka ng mga tao, katulad ng mga nasa politika, no? Pero kung hiwalay ka kay Kristo, ikaw ay patay. Diba? Sabi patay. So pag sinabing patay, sa banando ng mga patay? Nililibing ba agad? Diba nasa morgue muna? Gusto nyo ba nasa morgue tayo? No, amen, diba? So sabi kinikila, ngunit kung hiwalay ka kay Kristo, ikaw ay patay. Hindi lang mamamatay. Sa kasalukuyan, ikaw ay patay na at mananatiling patay. Diba yun yung future reality na dapat kinakatakutan ng sino mang wala kay Kristo, pero hindi ko kayo tinatakot ha. Maliwanag yung salita ng Panginoon dito na kung wala ka kay Kristo. Kung matatakot ka, alam mo kung ano dapat mong gawin. So dalangin natin na masumpungan din ang mga wala pa kay Kristo ang buhay at kapayapaan na nasa atin na na kay Kristo. Amen? Yan. So, pang-anim, life and peace. Diba? Yung kinabukasan natin, yung future natin, yung eternal life and peace in the presence of our God, sa pagbabalik ni Kristo, magaganap lahat yun. It will happen. Pero yung eternal life and peace na yun, nagsisimula na dapat ngayon. Opo. Ngayon pa lang, yun ang binibigyan din ni Apostol Pablo. Kung ang kamatayan ay pagkahiwalay sa Diyos, ang buhay naman ay ang mapanumbalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Yun yung tinatawag natin na reconciliation. May reconciliation na naganap, nakipag-reconcile na tayo sa Panginoong Hesus. Kasi nga, bunga tayo ng kasalanan, di ba? Oh, para mawala tayo doon, nakipagkaisa na tayo kay Kristo. Amen? So sa Romans 5:1, sabing ganon, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Diba? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Dati, diba? Dati. Mga kaaway tayo ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan, reconciled ang tawag doon. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Kristo. Dahil doon, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ulitin natin, reconciliation nyo, no? Sa verse 5, 10 to 11, merong condemnation. Dahil sa kasalanan, pero merong justification and life dahil kay Kristo sa verse 5:18, ano? At kung paano ang pagsuway ng isang tao, sino yung tao na yon? Ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. So sabi, at kung paano ang pagsuway ng isang tao, sino yung si Adan? Ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, si Jesus, isang tao na yun ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Kaya nga, di ba? Una, kung ikaw ay na kay Kristo, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anumang kahirapan, anumang kapaitan, anumang sakit, anumang kapigatian mo sa buhay, anumang kabigatan mo ngayon, meron kang buhay at kapayapaan kung na kay Kristo ka. Sa kinabukasan, opo, naasahan po natin yon in the future. Pero kahit ngayon pa lang,
Ngayon pa lang, meron ka nang, you already have life and peace. Sa dami ng mga sakit, kamatayan at kaguluhan na nababalitaan natin, sa paligid, we can find assurance na yung buhay at kapayapaan na dulot ng relasyon natin sa Diyos ay nasa atin na. Kaya nga wag na wag mong pababayaan. Diba? Kung Kristiyano ka, diyan ka na, Kristiyano ka na. Pangalawa, letter B. Kung ikaw ay wala kay Kristo o wala pa kay Kristo, anumang ginhawa, anumang yaman, anumang saya, marami kang ari-arian, marami kang kotse, bahay, ngayon sa buhay mo, o mataas ang katungkulan mo, tinitingala ka ng maraming tao, you are still dead. Patay ka pa rin. Ikaw ay patay. Walang buhay, walang kapayapaan. That is your life sa ngayon. Diba? Ipinapaalala at ipinapaalam ng salita ng Diyos sa iyo. Kaya dalangin ko, dalangin natin lahat in Jesus' name, nawa pagkalooban ka ng Diyos ng tenyang makikinig at pusong maniniwala na ito ay malaking problema mo kung ikaw ay wala pa kay Kristo. Lahat tayo guilty. Amen? Lahat tayo guilty eh. Kung outside of the grace we have in Jesus. Kung nasa labas tayo ng kanyang biyaya. So, ito ngayon ang pagsasalarawan ng Diyos sa mga tao na nananatiling in the flesh. Una, sa lahat ng mga non-Christians, atheist ka man, diba? Deboto ka man ni Mama Mary or anong klaseng deboto ka ng santo, mga rebelde ka o Kristiyano lang sa nguso at wala sa puso. Sa madaling salita, lahat na walang tunay na pananampalataya kay Kristo, yon ay hindi Kristiyano. Diba? Sabi, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law, indeed it cannot. Hindi daw talaga kaya. Those who are in the flesh cannot please God. Sa Romans 8, 7 and 8. Yun ang masakit. Pag wala ka kay Kristo, hindi mo mabibigyan kaluguran ng Diyos. Kaya mong magbigay ng ikalulugod ni Lord. The problem is, malulugod ba ang Diyos sa'yo or sa atin? Amen? Diba sabi, sapagkat ang naghahangad ng ayon sa makasalanan ng pagkatao ay kinakalaban ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at talaga namang hindi niya ito kayang gawin. Ang mga nasa makasalanan ng pagkatao pa ay walang magagawa para kalugdan ng Diyos. Napakasaklap na katotohanan para sa mga wala kay Kristo. Sabi yan sa Romans 8, 7 and 8. Pakibuksan niyo po. Diba? Sa Romans 8, 7, sabi, it does not submit to God's law. Makasalanan ng tao hindi dahil sa napipilitan lang tayong gawin ang ayaw natin gawin. Gusto natin ang paggawa sa kanilang kasalanan. Gusto natin. Totoo, di ba? Kasi ayaw natin sumunod sa batas ng Diyos. So, may magagawa ba tayo? Wala. Wala tayong magagawa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, doon sa dulo ng verse 7, indeed it cannot. Sabi, indeed it cannot. Wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan, wala tayong magagawa para makasunod sa batas ng Diyos. Yan ang problema ng puso natin. So, anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? We need the gospel. Anong kailangan natin? We need the gospel. Kailangan natin ng mabuting balita. Ano yon? The power of God for salvation sa Romans 1:17. Sabi, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ito, pakinggan po natin. Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Diba? Sinabi ni Pablo sa verse 8 yan, those who are in the flesh cannot please God. So, hindi ibig sabihin na mga non-Christians hindi makakagawa ng mabuti. Sabi ko nga kanina,
Minsan nga, mas mabuti pa yung mga hindi Kristiyano. Mas matino, mas mabait, di ba? Siyempre, may mga good works din naman talaga sila. Kaya lang, sa mata lang natin. Sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi nga po eh. Kaya nga, kahit Kristiyano na kayo, kung kayo ay bumabalik pa sa dati, eh, mag-isip-isip po tayong mabuti. Amen. Hindi nalulugod ang Diyos sa anumang gawa, pero sa mata ng Diyos, ayun, teka, may mga good works din naman, yan, yung sinulat ko eh. Sa mata natin, oo, pero sa mata ng Diyos, hindi. Hindi nalulugod ang Diyos sa anumang gawa. Mabuti man sa harap ng tao, but not for the glory of God and love for others ang motibo mo. At hindi nang gagaling sa pananampalataya kay Kristo, kahit kung napaka-reliyoso mo pa o marami kang ginagawang spiritual activities, hindi nalulugod ang Diyos kung yun ang ginagawa ng hiwalay kay Kristo. Apart, papo, apart from regenerating power of the Holy Spirit, wala tayong kakayahan. Yan. So, ang tanong, pasensya na po, hinubo. Meron bang magagawa ang isang taong patay? Pag-isipan po natin yung mabuti. Ang ating conclusion, dahil kay Kristo, tayo ay buhay. Kung tayo ay na kay Kristo. Kaya pag-isipan natin mabuti sa mga nakikinig. Glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay yan. Sabi sa Matthew 3:17, kinalunog din na tayo ng Diyos dahil kay Kristo na anak. Dahil kay Kristo na anak niyang minamahal. Nalubos niya ang kinalulugdan. Glory to God. Hallelujah. Dahil meron na tayong bagong buhay, bagong puso, nasa atin ang Espiritu, at magagawa na natin magpasakop sa batas ng Diyos. Sumunod sa kalooban niya at ma-enjoy ang pakikipagkaibigan, reconciled relationship natin sa Diyos. So, sino ang Diyos para sa iyo? He is our solid foundation. Amen? Pag Diyos ang nagsabi, meron tayong kasiguruhan na hindi tayo mamamatay. Amen? Spiritually, pinag-uusapan natin, ha? Wala akong sinabi hindi tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Pero dahil kay Kristo, nang mamatay siya para sa atin at inako yung mga kasalanan natin, we will be forever guiltless. No more condemnation. Amen? Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo, diba? Faithful si God and He will remain true to His character, no condemnation para sa atin na lumapastangan din naman ng mahabang panahon sa ating Diyos. Diba? Grabe ang Lord. Anong tawag doon? Biyaya. That is grace. Yun ang tinatawag na assuring grace. Diba? Great, great, greater assurance, greatest assurance, blessed assurance. Glory to God. Sige po, sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin, Diyos na makapangyarihan, marami po salamat. Nawa, O Diyos, naging malinaw sa amin ang kalalagayan namin bilang isang mananampalataya at sa mga hindi pa nananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin namin sa oras na ito ay magkaroon ng pangungusap. Mangusap ka sa kanilang mga puso, mangusap ka sa kanilang buhay, Panginoon. Magpakahayag ka sa kanila upang, O Lord, makita namin yung kalalagayan namin. Kami ba ay tunay na Kristiyano o wala pa kami sa tama namin kalalagayan sa iyo, Panginoon. Gusto namin kalugdan mo kami, Panginoon Diyos, subalit malinaw sa amin na pag-aralan na kung kami ay wala kay Kristo, hindi mo kami maaring kalugdan. Maraming maraming salamat po sa gabi nito. Patuloy ko pong dinadalangin ang paglago ng mga kapatid ko, Panginoon, kaming lahat. Sa pamamagitan ng banal na salita at hayaan mo nga, Panginoon, na patuloy kaming magamit sa iyong great commission, O God. Maraming maraming po salamat. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, yan lamang po. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen.